Yan. Sabay ang dalawa. Sabay mag-open pero isa lang yung keyboard. Alright, good day mga Joy. Pagpasensyahan nyo na, medyo natagal lang talaga yung paggawa natin ng content. Sa sobrang busy ko talaga. Kami ko kasing nirepent dito. Ayan, dalawang motor. Then, meron pa isang binibuild dito, di pa tapos. Ayan, nirepent ko pa din yan. So, ayun. Ito si King Bob, kakabitan na natin ngayon yung, ikakabit na natin ngayon yung kanyang carburetor. Meron akong carb dito, dalawa. Then, meron akong pinagawang ano dito, manifold, intake manifold. So, ito yung magiging manifold niya. May mga mali nga lang dito sa paggawa, pero gawa na lang natin ito ng paraan. So, yung carb na gagamitin natin mga Choy is Walbro. Yung uso sa TikTok dati, nung nakaraang buwan. Ito, napakaliit na carb, parang throttle body lang. Manipis. Ayan. Ito na yung pinaka-carb. Para talaga siyang FI. Bali, ang carb na to is wala ka nang papalitang G-tins dito. So, dito ka na lang mag-adjust sa kanyang mixture, air and fuel, itong dalawa. Then, ito yung kanyang lagayan ng keyball. Ayan, para talaga siyang FI. And then, ito yung sa gasolina. So, kapag ikakabit natin to, ito yung nakaharap sa makina, nakaganyan. Ito yung sa labas. So, ayan, dalawa. Velocity din, dalawa. Then, meron pa kong ganito. Magagamit natin ito mamaya. Bali, ganito yung magiging setup niya. Ganyan. Malaki nga lang yung velocity natin. Meron pa pala. So, kasama na to dito. Itong adapter ng velocity. Ganyan. Then, ganyan. Hanap lang muna ako saglit ng tornilyo mga Choy. Nakas siya dito. Papunta dito. So ayun, wala akong nakita ang 6mm mga Choy. Kaya binili ko is 5mm na lang. Medyo mahaba kaya putulan ko na lang to. Yun nga pala mga Choy, kaya pala pa straight to. Hindi siya nakatiko pa ganun. Ang plano ko kasi is papunta dun sa tangke. Bali, tanggalin ko na lang yung tangke. Din ako gagamit ng tangke. Then yung gagamitin ko is yung apang drag, yung maliit, doon ko ilagay sa bandang huli. Pag ganon, ayan. Kaya nga lang, ang ginawa is 28mm lang. Eh, dapat is 30mm or 32mm para mas malaki kasi nga dual carb. Pero ang nagawa niya is 28mm lang. Ayan, 28mm lang. Yung carb pala is 28mm din to. Ayan, 28mm siya, sakto. Kaya 28mm tong carb na to. Ganito lang siya kaliit. Tanggalin ko muna tong isa kasi hindi ko na to kailangan. So yan, ito yung magiging tsura niya. Then velocity. So ito yung pinaka-setup niya mga Joy. Ayan, maangas naman kahit paano. Ayan, ito yung pinaka-looks niya. Para talaga siyang dual throttle body. Liit kasi ng carb. Ganda. Sana gagana talaga to. Ito, nako muna to isa-isa mga Joy. Titesting natin. Kailangan natin ng manifold. Iwan ko kung saan yung manifold to. Barako ata to. O sa TMX. So, putulin ko lang to dito. So, ganito na itsura. Tanggalin lang itong dalawang tornilyo. Ganyan. Testing natin kung pwede. So, tabingi. Hindi kasi yan pantay. Wala sa gitna. So, i-adjust ko muna mga Choy. Mag-port ako dito banda. Then, dito banda. Ayan, din ako nag-port.
Tinanggal ko na lang yung dito banda. Ayan, goods na. Testing natin. Alright, try natin. Ayan mga Joy, nilagyan ko ng hose dito, papunta dito sa manifold para sa higop ng hangin. Kasi palagay ko di siya andar kapag walang connect dun sa manifold kasi di siya higop ng gasolina. Alright, try natin. Yun, may chance na andar. Lumos ata. Yun oh, isa pa. Kako ng gas. Bilis ubusin ito mga Joy. Seconds lang. Alright mga Joy, nakuha ko na rin yung kanyang tuno, yung magandang minor. Pero grabe, napakatakaw talaga sa gas mga Joy, as in. Nagtanong din ako sa mga nakagamit nito, grabe, napakatakaw daw talaga nito. So, nakuha ko yung kanyang tuno dito. Sinagad ko tong dalawa, sinara ko muna, then inikot ko ng tatlo. Nakatatlong ikot ako dito sa low jet, then tatlong ikot din dito sa min jet. So, doon ko nakuha yung magandang minor. Maganda yung response, as in. Kaso, napakatakaw lang sa gas. So ayan, sinet up ko ulit sa dalawa kasi ititesting ko na to. So ganito yung magiging itsura nito. Magiging sit up. Ganyan. Pero medyo mahaba. Putulan ko dito. Kasi gusto ko na nakalubog tong elbow. Parang nakaganon. Ganyan. And then ang minodify ko dito mga Joy para gagana yung gasolinador sa isang pihitan lang. Isang cable. Binaliktad ko yung isang gasolinador niya. Diba dati nakaganyan? So ito yung stock. Ito yung binaliktad ko. Dito yan dati. Para isang cable lang yung gagamitin ko. Gagana na yung dalawang carb. Yun oh. Yan. Meron pa rin spring. Nilagyan ko pa rin siya ng return spring. Ayan. Parang stock lang din. Pantayan sila dalawa. Kailangan lang natin na medyo mahabang cable. Alright mga Joy, ayun, i-set up ko na. So ito na yung magiging final na setup natin.
Medyo kalat nga lang tingnan dahil meron pang dalawang host dito. Pero sabi naman ni Mr. Brain mga Choy na pwede daw to i-cancel. Meron nga lang daw i-modify dito sa loob pero di ko pa yun alam. Mamaya paturo pa ako sa kanya para ma-cancel to. Then, ayun, para mas malinis tingnan. So yung setup ng fuel host ko ito, yung naka-Y connect dito. Ayan, temporary lang muna yung ano natin, gas tank. So yan, functional na yan mga Choy. Ayan, goods na yan. So ayan yung mechanics. Ayan, sabay ang dalawa. Sabay mag-open pero isa lang yung cable. Ayan o. Napaka-goods. Para lang ding lipay eh. Right, testing natin. Pag-ubos na mga Choy, maayos naman yung andar, napaka-aggressive. Sa lakas ba naman ng gas, then dalawa pa yung carb, ma-aggressive ka talaga. I mean, kumbaga parang matapang yung andar ng makina natin mga Choy. Alam naman natin na malakas siya sa gas, kaya normal na yon. Then maganda nga yun kasi tunog loaded talaga siya. Sa ganitong carb siguro maganda sa rapid backfire kasi napakalakas sa gas. So malakas yung backfire for sure. Yun nga lang yung minor, medyo kinakapa ko pa kasi di ko masyadong matiming. Dalawang carb ba naman yung tutunuhin sa isang motor, medyo ano, medyo conflict. Pero may minor naman siya pero di gaano kaganda. Pero goods na rin kasi motor show naman yung sasalihan natin. So goods ako dito. So yung looks, napakaganda mga Joy. Kakaiba, ngayon pa ako nakakita ng ganito na andito yung carburetor, dual carb pa, andito sa ilalim ng upuan. So bihira yan sa reader kasi may tanke yan dyan eh. Dito talaga dapat yan, pero common na, then ayaw ko rin asirain tong carbon loadie ko. So minabuti na dito na lang. So kapag nalagyan na yan ng upuan, di na yan kita. Pero kapag buksan na yan ng judge, yun oh, surprise motherfucker. Hindi, maganda talaga mga Choy kasi pagbukas mo ng upuan, yun may surprise na nakaano sa'yo, nakaabang.
So ayun, maganda, maganda yung idea natin dito. Sa ngayon, yan lang muna mga choy. Abangan nyo lang yung gas tank natin, pang drag yung ilagay natin dito. Then gawan ko na lang din to ng bracket para sa upuan, para malagay yung upuan dito. Salamat ka pala kay Mr. Brent, siya yung nagbigay sa atin ng tips kung paano to siya ituno. Then yung gumawa ng elbow, ito, ay elbow, ano, intake manifold. So yan yung pinakalooks niya mga choy. Ang astig nan talaga.